pesqué, cagó. Hoy, ahí voy a placer, para el niño. Casi me Ito mong Marcos, sa ating magiging susunod na presidente sa ayaw at sa gusto ninyo. Magiging presidente si Bongbong! Bongbong Marcos! Kaya sa mga natatakot dyan dahil malakat, ang Bongbong sa tandem, sorry po, kaya tayong magagawa doon. Ganun talaga. Sa isang labanan, may natanalo, may natatalo. Kaya dapat, sports lang kayo, walang samaan ng loob. Mga kababayan ko, sa bagong taon, sama-sama tayong maligo muli. Kababayan, samahan niyo akong maligo sa bagong taon. Kailangan sa bagong taon, tayo lahat ay maligo. Nang tayo ay bumango, para hindi tayo pag-usapan ng mga marites. Kaya tara, ligo na mga kapatid! Hindi ko kiri mga kapatid, sobrang lamig ng tubig, kaya tara, samahan niya kung maligot tayo! Sige sir, magpakilala ka muna. Ako po si Danny Magalawan. Ano po yung atin po ma'am? Ayan, taga saan ka muna sir? Sa Mindanao, sa North Cotabato. Ayan. So sir, first question, sino ang gusto mong maging president natin sa susunod na taon? Bongbong Marcos. Ayan, bakit po si BBM sir? Gusto namin may balik ang sigla ng Pilipinas. Okay. Ano pa sir? Kasi ayaw na namin ngayon ang lahat-lahat ng mga sinasabi nilang si Bongbong Marcos at si Ferdinand Marcos, sinabi nilang magnanakaw daw. Pero wala naman silang napapatunayan na ninanakaw. Puro drawing lang. Puro drawing lang? O, puro drawing lang. So, sa tingin mo sir, totoong mabuti ang mga Marcos? Talagang mabuti po ang mga Marcos. Dahil sa totoo lang, walang utang ang Pilipinas ng time ng pamumuno ni Marcos. Sa loob ng 20 years, si Marcos, napakaraming nagagawang projects. Wala pang nakakagawa ng pagdugtong-dugtongin ang Luzon, Visayas, Mindanao. Maliban lang kay Marcos. Okay, sir. So, gusto mo pong ipagpatuloy po ni BBM yung mga nagawa po ng kanyang daddy? Opo. Ayan. So, maliban pa po dun, sir, bakit gusto nyo po si BBM, aside sa mga ibang kandidato po, sir, alam nyo naman po siguro mga katunggaling ni BBM. O, alam po, ayaw po namin kasi puro sila. Pag nagsasalita, sinisira nila yung kapwa nilang kandidato. Si BBM hindi marunong magsalita na puro ano-ano sinasabi. Yan. Sir, sige, unahin natin. Ano pong masasabi nyo or comment nyo kay Lenny Robredo? Wala yan, puro ano lang yan. Wala yan, wala namang ginagawa. Wala namang kahit isang ano. Kahit isang bagay na sinasabi may nagawa. Anong klaseng vice presidente yan? Hanggang ngayon wala rin nagagawa. Kaya nga hindi binigyan presidente Duterte ng trabaho kasi wala ginagawa eh. Puro pagnanakaw lang. Si Kanto, si Manny Pacquiao po. Si Manny Pacquiao, okay sana siya. Pero mahirap naman kasi. Tama na sa kanya yung senador. Pero pag presidente yung pinag-uusapan, buong mundo yan ang kasalamuha mo dyan. So sa tingin
inyo po, sir, hindi pa po siya, kumbaga, bihasa? Hindi pa. Hindi pa. Ayan. Okay lang mong suboxing. Si Sir Ping Lacson po. Ay, dapat sana hindi lang kasi nakikita naman sa survey. Sa surveillance. Bakit po hindi, bakit po gusto niyo po si BBM compared kay Yormi Isko? Ah, talagang si BBM talaga nakikita naman talaga. Kasi nang time na silang namumuno sa 58 countries sa buong Asia, pumasok sa top 10 ang Pilipinas sa isa sa pinakamayaman na bansa. Wow! Ang galing naman ni Sir. Ang daming alam about politics, no, Sir? Taga saan ka, Sir? Ulit? North Cotabato. Ayan, so Muslim ka po, Sir? Opo. Ayan, Muslim po si Sir pala. So, ano pa yung questions ko sa'yo? Pwede ba yung tanong yung trade ko? Hindi na. Wala namang problema sa amin. Ayan, so, Sir, may mga tribes ba kayo sa Mindanao? Mayroon po. Ano pong tribes niyo sa Mindanao, Sir? Maguindanao, Tauso, Maranao, Meranon, Iyakan, Jabawenyo. Ayan. So, Yapo. Sa tingin niyo, Sir, solid ba ang mga Muslim kay BBM? Solid na solid po. Ayan, solid na solid ang brothers and sisters. Sisters natin ng mga Muslim for BBM. Sir, sa tingin niyo po, paano kung hindi po si BBM ang mananalo ngayong narating na eleksyon? Hindi po, hindi mananalo po siya. Dahil kapag hindi nananalo siya, ibig sabihin dinadaya na siya. Talagang panalo taong bayan ang maging kalaban kapag hindi nananalo siya. Yeah. Sa tingin niyo, sir, nadaya po siya last election? Talagang nadadaya po siya. Isipin mo, mula Silago, hanggang Tacloban, hanggang Bato, baluwarte ng kanyang nanay, bakit nasiro siya doon? Kaya talagang, sa tingin niyo po, sir, nadaya po siya, sir? Talagang nadaya po. Dayang-daya po sa pagka-vice president siya. Sir, last, ano po yung gusto niyong sabihin sa mga galit sa mga Marcos? Ano po gusto niyong sabihin or mensahe sa lahat ng mga anti-Marcoses sa buong Pilipinas? Kayong mga anti-Marcos, mag-isip-isip naman po kayo. Dahil ng panahon ni Makoy, disiplinado po ang tao. Isipin ninyo ang economics natin, ang China, Japan, Vietnam, tayo pang nag-aangkat sa kanila ng mga product natin. Ngayon, nang maupo sa loob ng 6 na taon ng ina ng Idja Revolution na si Cory Aquino, ang dating top 10 na pinakamayaman sa buong Asia, naging top 1 na corruption sa buong country. Sa buong Asia. Ayan. So, ano ba yun? Bakit may sounds? Hindi ako pwede sa may sounds. Makukunan ako kung niya. Hindi, makaka-copyright. Makaka-copyright pa yun? Oo, makaka-copyright. Dapat dun tayo. Kuya, wait lang. Ano ba yan? May sounds. Ayan. Sir, Lasana. Okay. Yung... Sir, ano pa yung mga... Sir, sana magkwento ka yung mga panahon ng martial law. Nandun ka ba dati? Nandun po kami. Yan, sir. Nung panahon ng martial law, naranasan niyo po ba, sir? Naranasan po namin. Alam po ninyong sinasabi ng mga jambi na masakang na yan. Yan po ay talagang ginagawa ni Ferdinand Marcos yan na tumawag siya po na para gawing private army. Private army po para isabak sa Sabah, Malaysia at para pabawiin ang Sabah, Malaysia. Nang matunugan ng mga
oposisyon, ang ginawa nila, kumuha din sila ng private army or army para ipagpapatay ang mga kapwa naming mga Muslim doon sa Jabeda Massacre na nangyari. Jabeda Massacre, sir? Saan yun nangyari, sir? Sa ang lugar? Part ng Hulu. Part ng Hulu? Ay, so ganun po pala yun. Ano, Jabeda, sir? Isa-search ko nga po yan, sir. Jabeda Massacre. Jabeda Massacre. Oh, so, maliit ka pa po dati, sir. So, ibig niyo pong sabihin, yung Jabeda Massacre is kagagawan po ng mga kalaban. Yun po ang totoo. Dahil ang pagkakaalam nila na gumawa si Ferdinand Marcos ng private army niya at gagamitin niya sa politika, hindi po yun ang totoo. Ang totoo po, gagawin po ang private army at isaba sa Sabah, Malaysia at para may balik sa Pilipinas ang Sabah, Malaysia. Ngayon ko lang yun nalaman. Ang galing naman, sir. Yan, salamat sa information, sir. And, sige, sir. Mensahe niyo na lang po kay BBM at sa mga Marcos kung mapapanood po niyo ito, sir. BBM, huwag kayong maniniwala sa mga haka-hakang mga sabi na yan. Basta sa amin, sulit po kami. Ipagkalaban po namin kayo. Sir, thank you. Anong name mo ulit, sir? Danny Makalawan. Sir, Danny Makalawan. Makalawan. Ayan, isang kapatid po nating Muslim from Mindanao. Thank you, sir! Thank you.